And number four, nagmamanas, no? Nagmanas yung paa. Ba't kaya nagmanas? Hindi naman, wala namang sakit. Hindi ka naman bunti. Nakaka-water retention na. Nakaka-water retention, of course. And of course, because of the salt retention. Pag sobrang asin natin sa katawan, hindi na mailabas, na ma-excrete ng kidneys natin. May ipon sa katawan yan. And where salt goes, sabi nga nila, water follows. Pag marami, pag maasin ka, matubig ka din. So, mangyayari, karaniwan, by gravity, nasa may bandang lower extremity, sa may bandang hita, legs, I mean, paa, no? Kumisa, nasa kamay, no? Nagmamanas yung mga yan. At pag sobra-sobra talaga yung, plus of course, yung protein mo kasi sa katawan, nag-o-overload ka rin. Kasi hindi na nga nare-regulate ng kidney mo. At karaniwan, pag overloaded ng protein ang kidney, iniihi yan eh. No? Pero pag hindi na rin naiihi yung protein mo, makikita mo sa mukha na yung manas ng pasyente. So initially, initially lower extremity lang yan. By gravity kasi dyan pupunta. Pero if it goes up, nagkakatubig ang baga, nagmamanas sa mukha. Yung puppy eyelids, di ba? Parang yung ilalim ng mata. Yun. Kala mo ay bugs lang eh. No? Yes, that could be a sign of renal failure also. Okay. Of course, yung tinatawag nating pulikat sa Tagalog, yung muscle cramps. Oo. Diba? Karaniwan yan. Nangyayari yan sa akin sa gabi. Minsan. Yes. Mabanggit ko lang, pag naman ganong sa gabi, yung natutulog ka na, diba, namali ka ng posisyon. Depende. Pwede rin kasing positioning, ika nga. No? But of course, sa pagtulog mo. Oo. Baka may yung parang masyadong nagawi sa ganong posisyon yung paa. Pag ginalaw mo biglang nangangalit yung mga ugat, parang nawawala yung tamang tinapakalit nun eh. So, pero... Pwede din ba kulang yun sa potassium pag gano'n? Yes. Pag kasi may muscle cramps ka na, recurrent ka na, karaniwan naman kasi ito nangyayari sa may mga diabetes, may chronic heart problem, may hypertension, no? Of course, nagkakaroon na ng imbalance sa kidney, ang tama si Beth. Mababa ang potassium, maybe may problema sa calcium yan and other mineral deposits sa katawan, and cramping, you know, ensues o nang tutuloy-tuloy na yan. So, pagpabalik-balik na po yan and you don't know what is really causing that cramp. Red flag na. Patingin ka na, baka red flag na, baka mamaya problema na sa kidney, no? And of course, ito isa, yung bang hindi ka makahinga, yung parang bang alam mo yung parang kinakapos ka, parang kulang ako sa hangin, ha? Parang, yan, no? Parang, parang hinahabol mo yung hininga mo. Yes, o parang bang kailangan nakaupo ako na pag humiga ako, malulunod ako. Parang ganun. So, this could be something, of course, secondary to kidney problem kasi nga, because of the lack of oxygenation or kulang ng red blood cells sa lungs. Kasi kung kulang na yung production mo ng dugo, eh di syempre kulang na rin ang blood supply mo and definitely maapektuhan ng lungs mo. Of course, kailangan ng lungs yung oxygen, kailangan ng blood, mahirapan kang huminga. No? Kakapusin ka. Okay. Pwede rin, side effect ito ng fluid overload. Kanina yung binanggit natin na nagmanas ka na. Pwede kasing pag in-x-ray mo, nagtutubig na rin pala yung baga eh. Kaya pala hirap huminga, kaya pala hirap huminga. Daming tubig doon, dala nga ng salt retention niya. Cardiac problem niya, side effect na rin ng kidney problem yan. Hirap huminga ang pasyente, parang nalulunod, no? So, tingnan mo ha, for the first six, yung pinanggit natin. Related, no? Yeah, tingnan mo parang... Symptoms. Hindi po pwedeng hindi mo tingnan eh. Kasi pabaliwalain, no? Oo, kasi... Ba't meron ako dito? Eh, ano bang, ano, ba't nagkaganon, di ba? I mean, you know. So, tingnan natin, no? Observahan na natin yun sa ating mga taga-subay by first six. And then, of course, here comes number seven. Yung tatawag na foggy head. Bang, ano yung foggy head, Doc? Yung thoughts mo? Yeah, yung thoughts mo is parang hindi ka makakreate ng tama. Yung hindi ka konkreto. Hindi makaisip ng tama. Yes, ba yung indecisiveness? Yes. Para bang lutang ka na isang simpleng bagay hindi mo madesisyunan. Alam mo 'yon? Tapos para bang andap-andap kang lack of mag-isip and parang lack of nutrients. Yes, oo. Brain. Yes, oo. Lack of nutrients, number one. Number two, of lack course. Lack of sleep. Sleep. Ang gagaling niyo ah. And then of course, blood supply. Kasi number one talaga dyan, Diego, is the blood supply. Kasi nga wala kang blood supply, kidney failure, walang masyadong blood supply, walang red blood cell. So, nagiging poor ang supply mo. Kumbaga sa gasolina, pumupukak tuloy yung makina dahil kulang nga ng gasolina. No? So, anong nangyayari? Kinakapos, of course, yung brain function natin, yung thinking ability natin, humihina, bumabagal, nagiging simpleng task lang, hindi mo masolusyonan. No? So, that could be it. No? Hindi yung aging. Huwag naman kasi, kumbaga, bata pa, 40 years old, 30 years old. Ako ba naman? Ba't ganyan ang ginawa mo? Nakakalimot ka na. Sa napunta, hindi ko matanda mo sa kanila. No?
So these things, huwag mo isipin na parang... Kaya ko yun, anesthesia. Ganun ba yun? Parang isipin mo, pakakala mo, ganun lang, na parang baliwala lang mo. Think twice, lalo na kung recurrent, chronic na yan, isang taon nang ganun yung kasama mo, eh huwag mong baliwalain. That might be a kidney problem na nag-i-start, no?